Good morning po sa inyong lahat. And again, welcome po kayo sa aking video ngayong umaga. Kita ko sa inyo ngayon ay yung bago nating bangka o yung motorboat na bago. So, ngayon ko lang to ipinakita sa inyo kasi nga katatapos lang gawin, pagre-repaint at kung ano-ano pang dapat gawin. So, kaya ito yung pagkakataon para ipakita ko sa inyo yung bangka na gagamitin natin. Ang haba nito ng kasko as 18 yung haba, tapos yung makina niya is diesel engine, 20 horsepower with electric start. Tara, ayan kung makikita niyo po. So, yung taas nito, itong taas mula dito sa kasko hanggang dito is 20 yung taas niya. Ano? Tapos yung kanyang luwang, yung bukan niya, siguro mga ano to, 22. Ano? Kaya tamang-tama lang para sa tatlong tao yung karga. Hindi siya kalakihan, sobrang liit nga niya para sa akin kumpara dun sa ginagamit namin na yung dati namin bangka. At syempre, nakalagay dyan, no? Ayan, yung pangalan ng channel natin at ang syempre, nakakombination tayo with orange, white at sa loob ay yung sky blue. Ano, sky blue yung napili nating pintura, kung bakit nagustuhan ko yan. Dati talaga ang original kulay nito is kulay gray. Nga lang, I decide na palitan dahil parang sobrang na-stress yung mata ko, hindi siya magandang tingnan, parang hindi nakaka-relax tingnan, so titrinay kong palitan at ito yung naging resulta niya, no? Medyo malamig-lamig na siya sa mata. Halika yun, papakita natin sa inyo yung gagawin natin. So ito yung gagamitin natin battery para sa start ng ating engine, kasi yung 20 HP na may nakakonekta na start, napakahirap niyang baltakin kasi yung gear ng starter tapos dun sa engine pa sobrang nakapagpatigas lalo siya dahil yung sa starting nga, kaya pag inahaltak siya sobrang bigat. Kaya kung walang starter tayong gagamitin, kung wala tayong starter talagang mahirap din siya paandarin. Ito, yan, buksan natin. Ito yung makina natin, yan, bagong bago pa, diesel engine, 498cc. Ayan, kung i-convert mo, siya sa HP ay 20 HP yan, no? Ayan, at ito yung sinasabi sa inyo, ito yung starter niya. So mapapansin niyo po, nandyan yung mga kabita ng mga wire, so walang wire na nakakapit dyan. At maya maya ay papakita ko sa inyo kung paano natin i-install yung mga wire na nakakapit dyan. Tapos, ayun, siyempre, pagkatapos nating install yan, i-test drive na rin natin. Ito, yung LC nga pala niya, ay, yung LC na nakakabit ngayon dyan, is 8 lang yung size niya. Which is, maliit masyado para sa makina na to. Dapat na ilalagay talaga dyan, ay yung 8.5 na LC. Kaya, titingnan natin kung ano yung takbo niya mamaya. At, sayang, wala pa tayong nabibili na 8.5 na size na LC na tamang-tama lang para sa makinang ito. So ayun nga, start na natin i-wiring yung mga yung makina natin para siyempre matest na rin natin kung nag-work ba talaga yung starter na yan. Tara, bali ang gagamitin nating wire ay ito. Ito ay pinanghingan ko lang. Ganito yung wire na kailangan niya. Malalaki talaga yung wire niya, hindi siya ordinary. Ano? Kasi nung wala pa to sa dito yung makina, sinubukan ko siyang gamitan ng wire na yung ginagamit sa mga extension cord. Hindi siya kayang paandarin dahil yung wire na yun ay nasusunog, sobrang lumalambot siya. So, yung wire na kasama nito, ay ganito lang kahahaba. Kung ilalagay natin dito sa loob yung battery, hindi siya aabot, no? Kaya dinugtungan ko siya ng bastang-bastang wire lang, hindi pala pwede yun kasi nga nasusunog siya. So, ayan, nakakita tayo nito at ito yung napakagandang klaseng wire para dito kasi hindi talaga kayang sunugin, sobrang taba ng ano niya, ang wire. And ito pala yung ano, yung susik natin, ano, yung susik, ayan oh. Ayan, susik niya, bali dalawa. Ayan, ganyan yung tsura niya. Ayan yung susik niya. Ayan, kailangan natin ng tools, no, para sa pagpapakabit, pagkakabit ng mga yung unang wire na kakailanganin natin. Dapat ito ay kulay red. Nga lang, tulad nga na sinabi ko, hindi siya umabot. Kaya yung kulay red na para talaga dyan, iniwan ko doon sa bahay. Sobrang iksi kasi niya. Ayan, pasok natin yan dyan.
kasi ayaw ko na nangangalat yung mga wire dyan kasi masasabitan yan ng ano dyan. Ito naman, ito yung sa positive natin, ano, ito yung positive natin, tapos yung white pagsasamahin natin yan, and then dito, kabit natin dito. Para na rin po ito dun sa mga gustong gumamit ng start, para at least may idea kayo kung paano iwawiring yan, kasi ipapadala lang sa inyo talaga yan na bangkalas. So idea na rin po sa mga nakakapanood sa atin. Yan. Ayan, tapos ayun, pagkatapos natin maikabit yon, itong kulay red naman, itong kulay red para dito. Oh, ito yung starter natin. Ito yung starter natin. Tapos yung kulay red papasok lang natin dito sa single na ito. Yan, okay na yan. Nag-lock na siya. Tapos itong red, itong black na to, itong black, yan, black. Dito sa kulay red natin ikukonekta. Yan. Okay na. Okay na yung wire natin. Next is yung black as itong red natin. Oh, itong red na to, dapat ito ay kulay black. Yung minadala sa akin, black. Eh, tulad nga na sinabi ko, maigsi siya. So, itong black na to. Yan. Pasok ulit natin dito sa butas na ginawa ko dito. Yan. Tapin lang natin. Itong dalawang ito ay para sa battery. Okay. Ngayon, dahil mapapansin nyo po, ito yung negative nya, itong red na to, ito yung negative nya. Mapapansin nyo po dyan, wala na silang kabitan. So kahit saan na lang ito ilalapat dito sa makina natin, pwedeng dyan sa mga tornilyo na yan, pwede yan dyan, dito pwede rin yan. So sa akin, para hindi na natin kalasin, yung tornilyo na yon, ang gagawin na lang natin is dito. Dito na lang natin siya ikakabit sa fuel line. Kasi itong isang to, wala na talaga siyang kabitan. So, ito yung pinakang ground. Negative niya. Ganyan. Okay na yan. Sikipan lang natin para hindi siya naglulus. Yan. Tapos, ayan, yun nga. Gagawin natin. Cable tie na lang natin yung mga wire na to para hindi naman siya nangangalat. Yan, yung battery natin, ikasan na natin dito. Tapos natin i-set up yung mga wire dito sa makina, sa starter. Battery dito. Yan. Tapos, red. Kulay pula. Kulay pula natin. Dito yan. Yan. Okay. Ayun, ngayon tapos na natin i-set up yung wiring natin at make sure na bago natin i-start yung makina natin, yung itong red na ito ay kailangan na kababa bago natin siya i-start. Kasi kung hindi mo siya ibababa at nakaganyan lang siya, hindi kayang paikutin ni starter yung makina natin dahil sobrang tigas. So, ayan. Pindot ito and then start, tapos bitaw. Pwede rin namang pag ito ay ganyan. Ayun. Sasabit na siya and then start ka na kahit hindi mo na siya hawakan. Okay? Try natin. Susi. Pansin nyo po, wala nang paghihirap-hirap, paghahatak, start na lang tayo ng start dito. Pag tayo nagmamadali, hindi na tayo maghahatak-hatak pa. Tapos, ayun nga, kung bakit tayo ay hindi lang starter ang gagamitan natin ng battery na ito. Kung bakit talagang bumili tayo ng malaking battery, dahil meron tayong i-install dito sa bangkang to. Actually, yung item ay nandyan na sa
Mindoro, hindi pa nakakarating sa kamay ko kasi nga yung travel ay medyo matagal. Meron tayong Peacefinder or GPS na talaga namang napakaganda para sa mga bangka. Unang-una, may mga island tayo na pupuntahan na hindi natin kabisado kung saan tayo lulusot. Yun yung magiging guide natin. At napakaganda, napakagandang ilagay sa mga bangka. Minsan makakita mo sa mga barko, yun. At itong banggang ito, itong maliit na banggang ito ay equipped ng GPS. Tapos, ayun nga, siguro sa mga sunod na araw or nandito na yon, ipapakita ko rin sa inyo kung paano yun i-install dito. Actually, mayroon tayong GPS na nauna, pero maliit lang siya, hindi siya ganun kaganda yung nabibigay na benepisyo. Ngayon, yung paparating natin ay talagang napakaganda yun. And, muli, I'd like to say thank you very much to my sponsor. Ayan. Hi, thank you very much, Sir Antonio. Yes, from Massachusetts. At maraming po salamat muli sa inyo. At syempre hindi rin tayo nagwo-worry na baka pag nasa laot ay nalubat yung battery natin. Walang dapat ipag-alala dahil habang umaandar po yung makina natin, ito naman ay mayroong alternator na parang nag-charge, re-recharge yung battery natin habang tayo ay tumatakbo. Ano? Okay, kaya hindi rin tayo masyadong nag-aalala na baka, paano pag naubusan ang battery, paano yun pag nalubat yan, hindi mag-aandar yan. Hindi po tayo nababahala dahil nga ito ay habang ginagamit ay nag-charge. At dito nakalagay din yung aking nag-iisang anak si Sam's Akeya. Siyempre nakalagay din siya dyan. At dito naman sa bandang harapan ay nakalagay dito yung Tugad. Ayan, Tugad Video Glory. So ayan. At siyempre yung logo ng YouTube. Tapos yung ating YouTube channel name. At dito naman sa bandang likod natin nakalagay dito yung pipi na logo. Ayan, marahil ay nagtataka kayo o may katanungan sa inyo kung bakit may tipi. Ayan. So, ang tipi na ito ay isa sa mga sponsor natin na talaga namang napaka humble at napakabait na tao na willing na mag-share ng mga blessings sa iba. So, thank you very much sa inyo. Sir Antonio. Oh no! Trace! Oh! Oh no, Trace!